Magandang araw, Kuya Ongs. Nais ko sana ibahagi ang kwentong pag-ibig ko. At ito ang musikang kwento ng buhay ko sa pinamagatang The Gift. Tawagin mo na lang akong Abril, Kuya Ongs. Isa akong dakilang asawa noon. Trabaho dito, trabaho doon. Alagang-alaga siya sa akin. Lahat ng kanyang pangangailangan ay ibinibigay ko. Ultimo kape at paghain ng pagkain sa kanya ay ginawa ko na. Taong 2016, nagdesisyon kaming mag-asawa na siya ay mangibang bansa. Maayos ang relasyon naming mag-asawa, Kuya Ongs. Tanging ang panganay namin at ang nasa sinapupunan ko ang kasama ko sa buhay nung umalis siya. Nairaos ko ang panganganak sa aking bunso nang mag-isa ni walang kumusta galing sa kanya. Pero ayos lang yon. Mahal ko kasi siya. Lumipas ang mga araw, linggo at buwan na parabang unti-unti ay nawawalan na siya ng ganang makita at makausap ako, Kuya Ongs. Taong 2017, halos wala ng araw na sinasagot niya ang aking mga tawag. Sumabog ang balitang may iba na pala siyang karelasyon sa Taiwan. Nalugmok ako, Kuya Ongs, para akong binagsakan ng langit at lupa nung mga panahon na iyon. Sa sobrang depression ko, dumating ako sa puntong ibinitin ko ang sarili ko para matapos na ang lahat ng sakit na aking nararamdaman, Kuya Ongs. Ilang beses kong sinaktan ng pisikal ang aking sarili. Nagrebelde ako at nawala ako sa tamang pag-iisip. Nag-iinom ako araw-araw at puro barkada ang laman ng isip ko, Kuya Ongs, na halos napabayaan ko na ang aking mga anak. Lumipas pa ang mga araw, buwan at taon. Sinabi niyang mahal niya ako at hindi iiwan. Pilit kong pinaniwala ang sarili ko, Kuya Ongs, sa kanyang kasinungalingan. Dumating ang araw ng kanyang pagbalik sa Pilipinas. June 2019, doon ko napatunayan ang lahat ng panluloko niya sa akin. Nung mga panahong yon, nakatakda ang aming kasal. Hindi ko alam kung itutuloy ko pa ba. O hindi na, ngunit nangingibabaw sa akin ang pagiging ina ko at pagmamahal ko sa mga anak ko. Kahit alam ko sa sarili ko na hindi na niya ako mahal, yung pagmamahal ko naman ay unti-unting naglalaho. Pagkatapos ng kasal, ay bumalik siya ng Taiwan. Ilang buwan ang lumipas, ay nagdesisyon akong magtrabaho din sa Taiwan upang makasama ko siya. At sa paraang ito ay matigil na ang kanyang pagluloko. Sa mga panahong ako ay nagpuproseso na ng aking mga papeles, bihira na lang siyang kumontak sa amin na parabang wala naman siyang pamilyang naiwan sa Pilipinas. October 2019, nakarating ako ng Taiwan. Dala ang pag-asang magiging maayos ang lahat para sa aming pamilya. Ngunit 2 linggo pa lamang ako sa Taiwan, ay agad niyang sinabi na, para sa mga bata, magsuporta ako. Walang kahit na anong ibang salita, Kuya Ongs. Hindi na niya ako kinausap. Ilang beses pa din akong nagmakaawa para bumalik siya. Ngunit hindi na siya bumalik. Lumipas ang mga buwan at nakapag-usap kami. At sinabi niyang, hindi na kita mahal. Huwag mo nang ipilit ang sarili mo sa taong ayaw na sa'yo. Ang sakit, Kuya Ongs.
Ngunit napagtanto ko na totoo palang hindi ko na din siya mahal. Na ipinipilit ko na lang dahil sa mga anak ko. Nagdesisyon ako gumawa ng YouTube channel. At unti-unti akong nalilibang. Nagkaroon ako ng mga kaibigan na makakausap at mga kakulitan. Isang araw, Kuya Ongs, may pumukaw ng aking atensyon. Palagi kong pinapanood ang mga videos niya sa kanyang YouTube channel at kagrupo ko siya sa isang chat box. Isang beses sinabihan ko siyang, "Wow, sana all piniplay ang videos." Sumagot naman siya, Kuya Ongs, ng, "Sige, i-play ko ang videos mo." Sabay tumawa. Natuwa ang puso ko pagtapos nun, Kuya Ongs. Pag-send niya ng proof na na-play niya ang video ko, nag-I love you agad ako. Ha 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 ha. Sagot niya lang, Kuya Ongs, ay, "La." At yun, nagsimula na magningning ang aking mga mata kay Kjack 7. Nagsimula akong mangulit at biruin siya sa kanyang live streaming sa YouTube. At hindi nagtagal ay sa wakas napansin din ako ng taong hinahangaan ko. Unti-unti, Kuya Ongs, ay naging magkaibigan kami ni Kjack 7. Madalas kami magkwentuhan at magbiruan. Hanggang sa di na namin namamalayan na halos araw-araw na kaming magkausap. At pag hindi kami magkausap, ay namimiss namin ang isa't isa. Nag-confess ako sa kanya na gusto ko siya. Mahal ko na nga siya eh. Hanggang dumating na yung araw na mahal na pala namin ang isa't isa. Nagpapasalamat ako kay Lord na binigay niya sa akin yung taong magbabalik ng ngiti sa aking mga mata at isang taong nagpaparamdam muli sa akin ng tunay na pagmamahal at siya ang regalong ibinigay ng Panginoon sa akin. Siya ang aking the gift. I'm thankful every day for the
say.